Sa videong ito, pag-usapan natin kung ano ang epekto ng paglalagay natin ng magic washer sa ating CVT. Totoo bang nakakadagdag ito ng arangkada sa ating mga motor? Meron din bang mababago sa top speed? May epekto rin ba ito sa fuel consumption? At kung mas okay bang gamitin ito? So bago ang lahat, ano nga ba yung magic or tuning washer? Basically, ang magic or tuning washer ay inilalagay sa dulo ng ating mga bushing sa may part ng pulley or drive face. Sa madaling salita ay parang pinapahaba lang natin ng bahagya yung ating mga bushing. At dahil doon ay mapaglalayo nito ng bahagya yung ating pulley at drive face na magre-resulta ng paglubog ng bahagya ng ating mga belt. At dahil lumubog ng bahagya yung ating mga belt sa pagitan ng pulley at drive face, ay magkakaroon ng pagbabago o offset sa posisyon ng ating mga belt. So ang senaryo, kapag nagsimula ng tumaas yung RPM ng ating mga motor, mag-uumpisa ang belt sa mababang gear ratio dahil nakalubog ito, at pwedeng magresulta ng magandang takeoff or magandang arangkada. Pero kapag tumaas na ng husto yung RPM, ang epekto naman nito ay hindi nasasagad ng husto yung ating mga belt sa pinakataas or dulo ng ating mga pulley. Siyempre dahil nagkaroon na rin ng space or napaglayo natin ng bahagya yung drive face at pulley. At ang epekto naman nito sa torque drive ay hindi na bababa or sisiksek sa pinakagitna yung ating mga belt na magre-resulta na mabawasan ang gear ratio ng ating CVT at mabawasan ang top speed. So para mas maintindihan natin kung ano ba yung epekto nito sa actual na andar ng ating mga motor, ay naglagay po tayo ng 1mm na magic washer sa ating mga CVT. At ikukumpara po natin siya sa pinaka-recent natin na experiment kung saan wala po tayong ginamit na magic washer. Dito titingnan natin kung may improvement ba sa arangkada, top speed at fuel consumption pag may magic washer. So yan, nakakabit na po dito sa ating mga CVT yung 1mm magic or tuning washer po natin. So take note lang po na all stock po lahat. Bola, 16 grams, clutch spring, center spring, stock po lahat. So yung magic washer lang po yung nadagdag talaga. So first impression muna po tayo. Sa take off po ng ating motor, ayan, pakiramdaman ko lang, masasabi kong parang nadagdagan yung arangkada niya. Parang mas lumakas po, yun yung pakiramdam ko ngayon as of now. Mas lumakas yung arangkada niya. Ayan, ulitin natin. Ulitin ko, biglain ko. Mas lumakas yung arangkada niya. Tapos, dahil yung bola po natin is 16 grams, syempre, expect po natin na yung mabigat na bola is mabagal po yung arangkada niya. Pero nanibago ako dito dahil yung arangkada niya, or yung takeoff, lumakas po. Parang nagkaroon ng primera yung mabigat na bola natin. So 16 grams po kasi nakalagay dito, so yun po yung stock at mabigat po yan. So ngayon, nung nagdagdag tayo ng washer, parang yung pakiramdam ko dito, gumaan yung bola po natin. Ayun o, parang gumaan yung bola or nagtigas tayo ng center spring. So yun po yung first impression natin dito. So try natin yung hatang niya. Halimbawa, overtake tayo. Tingnan natin kung mabilis yung response ng throttle. Takbo tayo ng 50. Ayan, 50. As kunyari, overtake tayo. Malakas. Masasabi kong may hatak. Pero hindi siya katulad ng sa magana bola yung pakiramdam. Yung magana bola kasi, mabilis yung arangkada talaga niyan eh. Pero ito, nagkaroon ng arangkada pero hindi tulad ng magaan na bola yung arangkada niya. Kasi mabigat na bola pa rin naman yung gamit po natin. So yung pagtaas po ng belt is dahan-dahan pa rin po. Sa magaan na bola kasi mabilis yung angat ng belt eh. Pakiramdam natin sa motor, mabilis din yung arangkada, sobrang bilis. Dito, nagkaroon ng primera pero hindi ganun kabilis talaga yung arangkada. Pero so far, hindi ko ramdam na mabigat na bola yung gamit natin. Parang gumaan ng konti. Malakas, mas lumakas yung hatak. Para sa akin, mas okay siya. Sa CVT, hindi naman siya umingay at hindi naman siya masyadong mabibrate. Di ko naman ramdam masyado yung gigil sa CVT natin. So yan, start na po natin yung arangkada plus top speed test po natin.
all stock yung CVT, magic washer lang po yung nadagdag. 1 mm magic washer. So starting from 0, 3, 2, 1, sige! 50, 60, 70, may hatak talaga eh. 80, 90, 87, 88, 99, 100, 1, 2, 3, 4, sumilip lang yung 104. So ngayon, pati yung konsumo ng gas, tignan po natin. So trip A0, ayan, zero na. Biyahe po tayo ng 5.1 kilometers. So kahit ako, gusto ko rin malaman kung may epekto sa konsumo ng gas. Dahil nagkaroon ng arangkada eh. Nagkaroon ng malakas na takeoff at saka hatak nung nilagyan natin ng magic washer. So parang nag-aan tayo ng bola. Tignan natin kung may epekto. Kasi sa pagpapagaan ng bola, may arangkada, pero yung konsumo ng gas, bababa. So dito, kapag okay pa rin yung konsumo, hindi naman masyadong nagbago, mas okay ito kaysa sa magaan ng bola, di ba? Pero sa top speed nga lang, parang medyo madadali tayo doon. Pero para sa akin, kung city driving, hindi naman sobrang luwag palagi ng kalsada, okay na siya dahil may advantage yun sa handling, sa hatak, sa paahon, at saka kapag may angkas tayo, di ba? Kumbaga, kung sakali, pwede natin itong isama sa pagpipilian natin, maggaan ng bola or maglagay ng magic washer. So, ayan, nakasaktong 5.1 kilometers na tayo, tapos 50 to 60 kph lang yung takbo natin, kagaya nung sa stock na setting configuration. Ngayon, tignan natin yung ano natin, fuel average. Umabot siya ng ayun, nagbabago pa, 54.5 kilometers per liter. So compared sa stock, mas mataas siya ng 0.5 kilometers per liter. So ang galing, no? Mas ano pa siya, mas tumaas ng konti. Expect ko pares lang or mababa ng konti. At ito na po yung resulta at comparison ng ginawa natin. Dating sa 0 to 60 kph ay mas aggressive po yung may magic washer. Mas mabilis po siyang mag take off at humatak. Pero hindi yun magtutuloy-tuloy hanggang 0 to 100 kph dahil mas mauuna pa rin yung walang magic washer. Expected na rin na nabawasan tayo ng top speed nung may magic washer dahil tumaas yung gear ratio natin sa may torque drive. So para sa akin, kung city driving yung ginagawa mo, dagdag arangkada plus hindi siya masyadong magastos sa gasolina. Actually, mas tipid pa nga ng konti eh. So kung hindi naman kayo naghahanap ng top speed, why not na pwede nyo isama sa option nyo na maglagay ng magic washer kaysa sa maggaan ng bola. At least, nadagdagan yung inyong arangkada, pero sa konsumo ng gasolina is hindi siya natamaan. So para sa akin, good siya, no? Also, sa belt, kung inaalala nyo yung belt nyo, yung sa akin kasi may konting pagpag na talaga yun nung stock configuration pa. Ngayon, nung naglagay po tayo ng magic washer, nabawasan ng konting-konti yung pagpag, pero nandun pa rin. Pero kung compare sa stock configuration, halos same lang naman, may pagpag pa rin ng konti. So kung inaalala nyo is papagpag yung belt pag naglagay kayo ng magic washer, ay hindi naman ganun kalaking difference. Pero depende pa rin yan sa washer. May mga ibang magic washer na kapag nilagay mo, or depende sa kapal, pag nilagay mo yon is mawawala yung pagpag, or either magkakaroon ng pagpag. Pero kung same lang naman, ganun pa rin naman yung pagpag, kamukha ng sa stock. So, parang wala rin naman pinagbago, di ba? So, mas okay na mag-tuning pa rin tayo ng from manifest, 0.3, 0.5, 0.8 na magic washer para makita po talaga natin yung hatak na para sa atin. Pero siguro sa mga susunod na video, tatry natin yung iba't ibang kapal. Pero as of now, nakita naman natin yung epekto ng paglalagay ng magic washer. So 1mm po yung nilagay natin na magic washer or tuning washer sa ating mga CVT. May hatak talaga, oh. Lakas ng hatak, oh. Halimbawa, mabilis na tayo, tas hatak pa. Ayan, mabilis ka makaka-overtake. Malakas siya, guys. Okay, goods. Magic washer. So yun lang muna para sa video na ito.
The more click, the more you know. Magic washer para sa ating CVT. Bye-bye!